Thank you.
naman na nagkasama-sama po tayo para sa Laiko Conversation. Sana po ay naririnig nyo ako ngayon kung nasaan man kayo. Ako po si June Cruz, ang PRO ng Sanggunian Laiko. Marami po mga tayo mapag-usapan sa hapong ito sa ating topic ngayon, Principled Partisan Politics. Ito po ay talagang napakahalaga at sa maikling panahon lang po ay tayo ay magsisimula na sa isang ating sa ating panalangin. So gusto ko po sana ng tawagin ang presidente ng Sanggunian Laiko ng Pilipinas, si Brother Roquel Pote, upang pamunuan tayo sa ating opening prayer. Salamat, June. Magandang hapon po sa inyo lahat. And welcome to our Laiko Conversation for today. This is the last conversation that we are having for the year 2021. And I believe that our topic is very timely and relevant in the season of the national election as we prepare for it. No? Kaya welcome din po sa lahat. Welcome kay Bishop Makaraig. Sa ngalan po ng ating present Laiko Board, we greet you all the peace of the Lord. And we'll start with a short prayer. Na-inspired ako doon sa pinatugtog video. Kaya the short prayer will include the invocation to the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, then kindle in us the fire of your love. Send forth your Spirit, and we shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. Lord, especially our beloved country, the Philippines. And all this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. In the name of amen. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Yeah. Welcome po muli sa lahat. Thank you, June. Maraming salamat, Kuya Roquel. Salamat sa iyong panalangin. Bago po tayo magsimula, ay babatiin lang po natin ang kanyang kabunyian, the incoming chairman, or actually the chairman now of the Catholic Bishops Conference of the Philippines, Episcopal Commission on Lay Apostolate. Kasama po natin direct from the Diocese of Tarlac, Bishop Enrique Makaraig. Magandang hapon po, Bishop. Mabati lang po kami sa inyo. Magandang hapon sa inyong lahat. Thank you po. Thank you po. Bibigyan po namin kayo ngayon ng backgrounder kung bakit tayo merong tinatawag na conversation on principled partisan politics. Aside from the urgency and the need to really discuss this at this time, we are responding also to the resolutions made by the Council of the Laity in its last Bainyal Convention. At tatlo po yung area na napag-usapan doon. Isa po doon yung resolution on political involvement. Ang sabi po dito sa resolution na to na talagang pina-follow up po natin, nasundan na po natin yung unang dalawang resolution. Ngunit doon sa pangatlong resolution po on political involvement, sinabi po dito that the Second Vatican Council asserts that the renewal of the temporal order is the special obligation of the laity. The lamentable political situation of our country, made more pronounced by the immediate and long-term effects of the COVID-19 pandemic, has made it a moral imperative for us as lay faithful to take seriously our mandate to be frontliners in the church's mission in society. Napakadiin po nung pagkasabi noon. Sabi dito again, sinabi lang, okay, has made it a moral imperative for us as the lay faithful to take seriously our mandate to be frontliners in the church's mission in society. And therefore, sabi po dito ulit, heeding the call of our own bishops urging us to engage in principled partisan politics as part of our mission to renew the temporal order, particularly in view of the forthcoming national elections, we resolve to, kaya po natin ginagawa ngayon to dahil may resolution po tayo as Laiko, to organize prayer groups and discernment circles in our communities using the Word of God and the text from the social teachings of the Church to guide our reflections. Number two, educate our members, sphere of influence,
and the youth on the responsible citizenship and patriotism. Number three, engage in information campaigns and dissemination using social media platforms to counter fake news and alternative facts. And number four, actively participate in collective action initiated by church, civil society, and other groups. Kaya nga po, bilang pagtugon dito sa resolution na to, at lalong pagtugon din sa pangangailangan natin na dito sa moral imperative na to, ay gumagawa po tayo ng iba't ibang paraan upang makinig sa bawat isa. Ito pong hapong to ay isang paraan para tayo makinig. At ang ating po naimbitahan ngayon ay isang grupo na very recently rin po ay naitatag in response to the current demands or in the current need that we have in our society. So without further ado po, gusto ko po sanang tawagan to present to us this afternoon the response of a group called Laiko Warriors in this call to a principled partisan politics. So, kaklaruhin po natin, partisan po ito based on principles. We are being partisan in the principles that we are fighting for. Kaya po, ipapakita nila bakit sila naninindigan para sa anong mga prinsipyo po. So, with this, we'd like to call first the lead convener of the Laiko Warriors to present to us the movement and also the engagements that they're doing in response and in preparation for the 2022 national elections. We'd like to call on Brother Lawrence Quintero, the lead convener of Laiko Warriors. Maraming salamat po, Tito Jun, Brother Jun. At magandang tanghali po sa lahat. Magandang hapon po, magandang tanghali. Especially to our dear Bishop Enrique Macaraig. Magandang hapon po sa inyo. Good afternoon, dear brothers and sisters. And again, ako po si Brother Lawrence Quintero. And I am a member of Couples for Christ. At mamaya po ay yung mga tatawagin ko pong kasama po namin sa grupo ng Laiko Warriors ay mga member din po ng Couples for Christ. And nagpapasalamat po kami sa opportunity na ito na naibigay po sa amin upang makapagbahagi po sa inyo ng aming mga initiative sa group. Ang tawag po sa grupo na kinabibilangan po namin ay Laiko Warriors. At siguro po hindi po ako masyadong magbabahagi ng mga paalala ng ating mga kaparian, ng mga bishops, ang turo ng simbahan. Kasi alam ko naman po na nadidinig na po natin ito ng maraming beses na tayo po ay tinuturuan ng ating mga pastol ng simbahan na makialam bilang mga Katoliko. At ito ay parte na ating pananampalataya. Na hindi po pwedeng tatahimik lang o isasantabi lang. Hindi po pwedeng pipiliin lang natin yung katahimikan para maging mapayapa lang to the point na hindi po tayo makakakilos, makapag-i-express ng naaayon sa pananampalataya po natin na kinakailangan na may action din. At the same time, my dear brothers and sisters, we also believe that being members of our respective organizations and communities. Kaya nga po, ang karamihan po sa atin dito, malamang ay mga leader po ng ating mga communities or faith-based organizations na, bilang mga Laiko. Naniniwala po ako na tayo rin po ay nagiging maingat sa ating mga pagkilos, mga hakbang, sa ating mga desisyon. Nagiging maingat din po tayo sa ating gabay na ibinibigay sa ating mga miyembro ng kanya-kanyang communities. At naniniwala po ako na ang kinabibilangan po namin na community ng Couples for Christ, ang mga leader po namin ay ganyan din po ang postura. Gusto rin po ng ating mga community leaders na maging maingat din po. Because as much as we want to become more active in expressing our faith as Catholic, we also don't want division in our respective communities and organizations. So ito po yung ating ipinagdadasal sa gabay ng banal na espiritu. Kung paano po natin maipapahayag, paano tayo makapag-express ng naayon sa ating pananampalataya, but at the same time ay nagiging maingat din po tayo sa pagtugon sa ating mga kasamahan, sa ating community. Kaya po, yan po ang naging dahilan ng mga kasama po natin sa Laiko Warriors.
Ipagpahumanhin po ninyo, minsan tatawag po ako sa mga titos and titas namin sa Couples for Christ. Kasi lahat mga po tayo dito ay lumaki sa simbahan o membro ng community. Kami po, ako po kasi ay nagsimula sa youth ministry. Kaya nasanay po akong tumawag ng tito at tita doon sa mga more mature members ng aming community. Kaya paminsan-minsan mababanggit ko po ang pagtawag ng tito at tita. Kaya yung mga tito at tita po namin sa Couples for Christ, no? And some of them who are leaders, express their willingness, their desire to express more their faith. But sabi ko nga po, pero sabi nga po namin, paano natin i-express ito na at the same time, mapoprotektahan natin ang ating community. Maiingatan natin yung ating mga kapatid, yung ating mga leaders. Mapapanatili natin yung ating samahan. Pero at the same time, makakakilos tayo. Kaya po, we believe by the leading of the Holy Spirit, ito po, we were led to form this group called Laiko Warriors. Kami po ay nagkaisa ng damdamin at ng pagkilos. At sabi namin na let us form this group Laiko Warriors. Ako po ay isa rin sa mga naimbitahan upang makibahagi po dito. At nagpapasalamat po ako sa tiwala ng aming mga kasama, no? Yung aking mga titos and titas na pagkatiwalaan po ako na mapamunuan din po, no? Kasama ng kanilang gabay at inspirasyon itong grupo ng Laiko Warriors. So this afternoon, my dear brothers and sisters, allow me to share with you briefly itong Laiko Warriors, kung paano po ito tumatakbo sa ngayon, ano po ba yung aming mga adhikain, ano yung aming mga inspirasyon at nais gawin upang makatulong sa ating expression, yung ating expression, yung ating advocacy bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko, sa pagpapahayag, sa pagkilos, mga sa nanaayon sa ating pananampalataya, sa ating pakikialam, sa ating lipunan. Yeah. So ito po ang Laiko Warriors. Kami po ay of course kumukuha ng gabay dito sa verse po, no? Coming from Psalm 33 verse 12. Blessed is the nation whose God is the Lord. Alam ko po na lahat po tayo, yan po ang ating panalangin para sa ating bayan, na ang bayan po nating Pilipinas ay pamunuan ng Panginoon. Who we are? We are like Catholics who love our God and our country. So malinaw na malinaw po sa aming adhikain, kaya po kami nagkasama-sama kasi iisa ang aming pagkakakilala sa aming sarili. Tayo po ay mga Laiko, mga Katoliko na may pagmamahal. Diyan po tayo nagkakapare-pareho, no? Sa pagmamahal natin sa ating Diyos at sa ating bayan. But at the same time, we are also targeting this profile of our brothers and sisters, no? We are targeting also to join us. We are inviting, no? Other lay Catholics, other, of course, CFC community and all its ministries, because most of us ay nagsimula po kami sa Corpus Christi, so we are also inviting on a personal capacity our brothers and sisters who belong to Corpus Christi and its ministries. We also want to invite other Catholic youth, especially po yung mga kabataan. Alam po natin yan, base po sa profile ng ating darating na eleksyon, ang ating po mga botante ay majority po, more than half of our voters' profile ay kabilang na po sa mga kabataan. No? So napaka-importante po na ma-engage po natin ang mga kabataan. At hindi lang po yan, the Catholic poor. No? Isa rin po yan sa majority ng ating voters. No? Lalong-lalo na po yung mga tinatawag po ng ating mga leader na mga nasa laylayan ng lipunan. Napaka-importante po na ma-engage po natin sila. No? And of course, hindi lang po yan. No? Not only the Catholics, but our heart itself as a Catholic, we are inclusive. So we would like to invite as well the Filipino nation, regardless of faith affiliation. Anyone, kung may iba po na mga kapatid tayo na nasa ibang relihiyon, lahat-lahat na po, no? Basta naniniwala po, kaisa po natin sa ating adhikain, upang maisagawa sa abot ng ating makakaya yung ating pagmamahal sa Diyos at sa bayan, then kasama po tayo lahat dito. What do we want to do? Una po, we want to make people realize that faith should go hand in hand with our socio-political efforts. Kasama po na kanina pa na binabanggit ni Brother June, napaka-importante po niya sa atin, ano po, na magkatulungan po tayo upang makatulong sa pagbibigay liwanag
sa pagbibigay ng encouragement sa ating mga kapatid, lalong-lalo na po yung mga wala pang masyadong pakialam, lalo na po yung iba pang mga walang masyadong alam sa kung paano po nila dapat mas maisabuhay pa ang pananampalataya, no? Sa pamamagitan ng pakikialam natin sa buhay sa politika, sa social aspect ng ating ng life. And also, we want to amplify a credible Catholic voice in effecting positive change in our society. Gusto po natin makatulong. Alam po natin na marami na, may mga iba't ibang organisasyon, ang ating simbahan din po mismo, and even beyond the Catholic Church, alam po natin, iba't ibang organisasyon na po, iba't ibang mga institusyon na rin po, ang may kanya-kanyang ginagawa upang maging maingay, maging malinaw, ang magagandang advokasya po, no? Na maaaring kagaya ng ating paniniwalaan. At gusto po natin na makiisa. Gusto po natin na isa po tayo, isa ang Laiko Warriors sa mga boses na mapapakinggan, makatutulong upang marinig, upang marating, lalo na po yung ating mga kababayan na walang masyadong nagtuturo, no? Nagbibigay ng liwanag, nagbibigay ng tamang gabay. And we want to create a strong Catholic vote through Gabay Filipino process. One of our main core of actions po is through voters education. At yan naman po ay ginagamit po natin dyan, ayang Gabay Filipino. So ito po ang mga bagay na gusto pong magawa ng Laiko Warriors. What is our vision? Ito po ang ating pangarap. No? Pilipinas, one nation under God. Yung Tagalog, Pilipinas, isang bayang ang Diyos ay ang Panginoon. Ito naman po ang gusto natin mangyari, naniniwala po ako, no? Na dumating na panahon na lahat po tayo ay may kinikilala na Diyos. Ang ating mga leader may kinikilala na Diyos. Ang lahat po sa atin, no? Ay may kinikilalang Diyos. At ang Diyos po natin kinikilala na wa ang mamuno sa ating bayan, no? At gagawin po natin lahat ng abot na natin makakaya upang mangyari po ito. Alam ko po na napakahirap po mangyari nito. Pero kung magtutulong-tulong po tayo, kung isa po tayo sa may maiaambag, ay malaking tulong po, no? Sa pamamagitan ng grasya at gabay ng Espiritu Santo. What is our mission? We want to contribute to the establishment of a God-centered government. In particular, kaya po yung ating mga adhikain, yung mga gawain po ng Laiko Warriors ay dito po pupunta in particular. Sabi ko nga po, ambag, hindi man po magagawa lahat. Ang Laiko Warriors po ay nagsisimula pa lang, in fact baka po isang napakaliit pa lang na nasamahan. But at least po, no, yung maging ambag po, no, sa pagtulong na ang ating gobyerno ay maging God-centered. So just to share with you our logo, the flag of the colors of the flag of our country, and then the cross as a Catholic community and the flame of the Holy Spirit, which we believe, whom we believe is the one guiding us in our endeavors as a group of lay people. At this point, my dear brothers and sisters, I have shared with you briefly what Laiko Warrior is all about. Ngayon naman po, itatawagin ko po, sabi ko po kanina, ang isa sa mga main core of actions po ng Laiko Warriors is about voters education. At ang isa po sa mga naging inspiration po namin ay ang isa sa mga gabay na nadinig po namin kay Bishop Abilio, nang sinabi niya na sana ay magbuo ng mga circles of discernment. No? Ang circles of discernment, sa pagkakaalam po natin, ay isa ito sa mga pamamaraan kung paano natin mapapakalat, mapapalawak yung ating pag-aaral upang makapagbigay po tayo ng gabay dun sa ating mga connections, no? Yung mga network po natin sa mga kakilala. No? Kaya I would like to call on a sister who will share to us the circles of discernment initiated by Laiko Warriors. Sabi nga po ni Brother June kanina, ni Tito June, may ibang grupo na rin po, no, sa ibang diocese na nag-initiate na rin ng
kanilang circles of discernment. Mabuti po yun at naniniwala po ako kung may iba't ibang initiative po tayo as long as magagamit po tayo ng Panginoon kung saan tayo makakarting pa. And yan po ang ating susuportahan. But this afternoon, allow me to share to you the circles of discernment initiated by the group of Laiko Warriors. I would like to call on Sister Allen Victoria, one of our leaders of Handmaids of the Lord, to present to us the circles of discernment from Laiko Warriors. Good afternoon, mga kapatid. As mentioned by Brother Lawrence, I will present to you our module that we developed in Laiko Warriors for the circles of discernment. And this is only one facet of our approach. Of course, the other facet is pushing for the candidacy of our Christian choice, which is Lenny Robredo. But this afternoon, I will just present to you the circles of discernment module. Okay. So now this COD, hopefully we can use this in our different prayer groups as part of our contribution in helping our brothers and sisters arrive at Christian choice in these coming elections, and of course all Philippine elections for that matter. May I share screen? Go ahead, ma'am, please. You can already. All right. You can see it, po. We can see it. Clear na, no? All right. So, why join and engage in a circle of discernment? Because we all know that the May elections is crucial for our country's future. It is becoming more and more apparent, brothers and sisters, that these elections is a battle between good and evil. And yet many of our Catholic brethren have become confused with our values and our choices. There seems to be a dichotomy when it comes to our life of faith and our life in the real world. But as Christians, we ought to know that we in the electorate need to carefully identify, choose, and promote the best candidates to put in office. The objective of the circles of discernment is to take a specific and deliberate action to study all qualifications of candidates, as suggested in the teaching of Bishop Padillo, given to CFC on September 28, 2021. So it is intended to be a departure from the usual way of choosing candidates based on winnability, popularity, or name recall. We thought of how the circles of discernment, as suggested by the good bishop, can be conducted given our realities in CFC and in many parish groups. But we are blessed that even in our parish, we are able to reach out to our many members through personal interaction. And so this COD module intends to provide the materials and the process for a deliberate and purposive discernment involving a group of people. So who are the participants? So as responsible Christian citizens, we are all called upon to use the gift of discernment to choose leaders based on gospel teachings, on values, and servant leadership. One important requirement of the COD is that all participants should have viewed previously the video of Bishop Padillo on responsible Christian citizenship. This is an important component of the circles of discernment because it lays the groundwork for a meaningful discussion on why we need to get involved in this activity. It lays to rest any possible doubts and concerns of our Catholic brethren on getting involved in any political discussions and exercises such as this. Otherwise, the discussion can fall into a trap of debate. Now, the video is available on YouTube as Responsible Christian Citizenship, and you can include the link when we send out the materials. The COD is recommended that it be done in groups of 6 to 8 individuals, about the size of a small prayer group, facilitated by one familiar with the process and the materials.
So the facilitator must prepare himself or herself for going into the process by going over all of the materials provided and understanding the contents. Now we have compiled materials to arm and help our facilitators in the COD process. First, of course, the basis of everything that we would like to in choosing our candidates is the Bible verse from Mark chapter 8 and chapter 10. And then we have the key point summary of Bishop Pabilio's talk, which is part of Annex A. And then the frequently asked questions, Annex B. Criteria for choosing leaders based on Gabay Filipino, which is Annex C. Some background information on the candidates, which is Annex D. And prayer for the elections, which is Annex E. So how do we do that? What is the process? Of course, we start, as always, with the prayer, specifically invoking the presence of the Holy Spirit and asking for the gift of discernment. Then the facilitator recaps the key points of Bishop Pabilio's talk. He doesn't need to go through all the quotes mentioned by Bishop Pabilio, napakadami nun, but it is necessary for him to read and be familiar with them. So he has something to go back to when questions come up. And then he wraps up with a scriptural verse on servant leadership. After that, the facilitator asks for reactions from the participants. He may share the frequently asked questions when necessary. Though often we may find that listening to the bishop's talk is sufficient for them as an answer to the questions in their minds. The facilitator now starts a discussion on the question, ano ang pangarap mo para sa ating bansa at paano natin mararating ang pangarap na ito? Now, again, this is necessary because dito dapat nanggagaling ang kanilang pagpili ng iboboto nila. Hindi dahil sa kasi kababayan po siya or kasi may utang na loob ang lolo ko sa pamilya nila or may ipapasok niyang asawa ko sa trabaho. But we want our participants, even at the onset, to depart from the regionalistic and self-serving mindset and instead dream for the country. And that dream should be the reason for their vote. Next, the facilitator presents the Gabay Filipino criteria, including the knockout issues. Gabay Filipino, as we all know, was prepared by the People's Choice Movement, and it's a spin-off from Gabay Cristo. Okay, later, I will describe how to use the Gabay Filipino with the knockout issues. Next, the facilitator asked each participant to share their perspective on the criteria and encourage them to align on the conclusion. So at least they have a consensus. So do they agree with the criteria for choosing their candidates? Now, it's important for the facilitator to be clear on what each criteria means and be able to explain it to the participants. Then the facilitator shows the participants how to use the Gabay Filipino in evaluating the candidates. The facilitator may invite the participants to join the Laiko Warriors community if they wish to get more involved in the voters' education initiative. And then the session closes, of course, again with a prayer led by the facilitator for God's guidance to all voters and the country and for clean, orderly, and peaceful elections. The CBCP has recently issued out a prayer for the elections, and this is what we're going to use. The whole session is expected to last for 2 hours, just like a prayer meeting. Now, let me show you also in brief the kind of materials that is provided in the module as an attachment to the main document. So, Annex A would be the key point summary of Bishop Pabilio's talk on responsible Christian citizenship. And then Annex B would be the frequently asked questions. Basically, it just contains questions on the separation of church and state and the question on judging. Kasi ito yung palaging lumalabas sa mga Katoliko, no, na hindi nila maintindihan paano sila to get involved. And then, Annex C is the Gabay Filipino criteria. It's based on 2 main points. I'm sure many of you here are already familiar, no? But let me just go through them. Sino ang karapat ang the first part is sino ang karapat dapat na maging leader. Ito yung positive, no? It has 3 main criteria, character, competence, and
commitment. And we know that this is further broken down into specific criteria. For example, for character, malinis ba ang kanyang pangalan? Hindi sangkot sa anumang katiwalian, etc. And for competence, nag-aral ba at may sapat na kaalaman, karanasan, at kasanayan sa posisyong hinahangad, and so on. Now, based on the criteria, the participants would rate each candidate from 1 to 5, 5 being the highest, and other scores. The second part of the Gabay Pilipino, of course, is the knockout issues. So, ayon sa Kristiyanong pamantayan, sino ang hindi dapat maging leader? So, sino yon yung mga sang-ayon sa EJK, hindi ipinaglalaban ang bansa sa issue ng West Philippine Sea, ayaw isulong ang anti-dynasty law, sangkot sa graft and corruption at ayaw ipakita ang kanyang salin, and ayaw usigin ang mga kaso ng graft and corruption. So, they are called knockout issues because any yes answer to any of these five issues is enough for any Christian voter to cast them out of their choices. Kaya dapat mas magandang mauna ito, no? The facilitator should start with this when he goes to the Gabay Pilipino para immediately nakakat down na kaagad yung choices, no, for consideration para hindi sayang yung oras. And then we have also included as an attachment some background information on the presidential and vice presidential candidates. At the moment, wala pa kami nung sa senators, no, kasi hindi pa klaro talaga sino exactly yung mga kandidato na yan. And we intend, of course, to have a short list already. Okay. So, but of course, the information that we have right now may need to be updated, no, based on new information available. So the document includes some information on their educational attainment, executive and legislative experience, notable achievements, issues both legal and otherwise, and that they are involved in. Of course, the information that we gathered are from verifiable sources such as the Senate website and reputable news outlets. Finally, we end with a prayer for the national elections, which was issued by the CBC. So that is it, my brothers and sisters. This is how we intend to conduct the circles of discernment. And we really hope that many prayer groups can use this for their own voters' education. Thank you. Thank you, Tita Ellen. Yes po. At this point po, kagaya po ng ipinakilala po ni Tito John sa aming grupo po, that Laiko Warriors is somehow a principal partisan politics group. Although ang pinaka-core action po ng core mission ng Laiko Warriors is voters education, because again, ang pinaka-goal po natin ay maabot yung mga kapatid po natin, yung mga kasamahan na mas nakararami na dapat mag-participate sa ating election, sa ating halalan. But after giving voters education, what we hope is that everyone will arrive at a Christian choice. No? Kaya naman po, hindi po nahihinto ang movement ng Laiko Warriors sa voters education. Dahil po, naniniwala po tayo na kapag naturuan po natin na ipaliwanag ng mabuti ang ating mga gabay through Gabay Pilipino process, no? At isa po itong circles of discernment, naniniwala po tayo na meron pong Christian choice na lalabas. Maaari magkakaiba-iba pa rin po, no? ang magiging pagpili ng ating mga kasamahan, ng ating mga kababayan. Pero sa aming grupo po, sa Laiko Warriors, ay naniniwala po kami na through the Gabay Pilipino ay meron na pong isang nagiging malinaw na kandidato na dapat po nating suportahan. At para po sa ating mga kasama na malinaw na po ang kandidatong iyon, at ang kandidatong iyon po ay si VP Lenny, ay gumawa naman po ng isa pang grupo, ang Laiko Warriors, para po sa mga kasama na
malinaw na at gusto nang makipag-participate, gusto nang magpahayag ng suporta, tumulong para sa kampanya ng ating Vice President Lenny Robredo sa pagkapangulo. At ang grupo po na iyan ay ang tinatawag po natin na Couples for Lenny. In fact, meron yan po ay pang-couples, meron ding pang-handmaids of the Lord. No? At hopefully, ay manganak pa po yun ng iba't ibang grupo pa, no? Depende sa profile. But at this point, I would like to call on Brother Nides Respicio, Tito Nides, to share to us ano yung ginagawang strategy ng grupo kapag nakapili na ng susuportahan. And in this particular situation po, kapag nakapili na sila na si Vice President Lenny ang kanilang gustong suportahan natin kampanya, tuturuan po tayo ni Brother Nides kung ano yung ginagawa ng Couples for Lenny as an initiative. So I would like to call on Tito Nides po to present to us the campaign strategies and initiatives for Couples for Lenny. Bago po natin tawagin si Brother Nides, with the permission of Kuya Lawrence, yes, lalagyan po lang po ng separation yung flow of thought natin. Okay. Yung una po narinig natin ay yung presentation ng Laiko Warriors upang sila ay makatugon dun sa tawag ng simbahan to engage our people to enter into a circle of discernment. Sapagkat hindi po lahat ay meron ng mga desisyon na mga napili. Para sa iba maliwanag, para sa iba hindi maliwanag, para sa iba ay kailangan pang patunayan o kailangan ipagdasal, kaya gumagawa po tayo. At yun po ay katungkulan natin, hindi po porke alam na natin, hindi na natin bibigyan ng pagkakataon yung iba na alamin din kung paano. People would have to own their own decisions. At yun po ay isa sa napaka-importante, kaya nga education, kaya nga po voters education. Ngayon po, ang hindi naman po nila ay tinatago na ang iba naman sa kanila, hindi na mag-discern, na-discern na nila ahead of time. Okay? At dahil na-discern ahead of time, meron naman po silang isang grupo naman na magpapahayag sa atin ngayon, ito po si Brother Nides, kung ano naman po ang kanila namang mga ginagawa para naman po itulak yung kanilang napiling kandidato based also on their own experiences and discernment. So dalawa po yung panggagalingan ng mga tanong nyo mamaya. Magtatanong po kayo, sabi nyo, bakit kailangan pa na ganito? Meron pa lang ganito. So dalawa po yung panggagalingan ng mga katanungan. Ngayon po, pakikinggan lang muna po natin yung pangalawang parte ng kanilang presentasyon, which is basically the effort now of the Couples for Christ who decided to choose already a candidate as a result of their initial discernment po. So, Brother Nides, magandang hapon po sa inyo. Thank you, Brother June. naririnig po ako. Naririnig po kayo. Yes, okay, po, Tito. Good afternoon, Bishop Makaraeg. Good afternoon, Brother Roquel, President ng Council of the Laity. Good afternoon sa mga katrabaho sa Charismatic Movement, mga Paris organizations, mandated organizations. dati po akong coordinator ng socio-political renewal movement ng Couples for Christ called St. Thomas More and Associates. At ngayon ay kasama sa convener ng Laiko Warriors. Gaya ng nasabi, dalawa naman ang choices ng mga Laiko. Non-partisan, which is voters education at saka siguro PPCRV. At saka yung principled partisan politics. So, sabi nga ni Brother June kanina, yung mga iba na nakapag-decide na, nakapag-discern na, gumawa na ng grupo para they can actively campaign in accordance with their, to support their Christian choice. At madali naman naming na pili yung aming Christian choice. Lilinawin ko, ito yung pang-presidente pa lamang, at saka probably vice president, pero yung other positions, it will be subject to another discernment. Pero yung grupo namin ngayon is principally to campaign for VP Lenny as president. Madali naman kasi si VP Lenny ay kasama namin sa Couples for Christ. Si VP Lenny ay, at saka si Jesse ay nagtapos ng Christian Life Program sa Naga City.
So alam nila yung core values ng Couples for Christ na makadiyos, makatao, makakalikasan, makabayan. Alam niya na yon at isinasabuhay naman niya yon, no? At saka yung mga criteria sa gabay Kristo, gabay Pilipino, siya naman ay may kakayahan dahil incumbent siyang vice president at maski limited ang kanyang budget, nagagampanan naman niya yung kanyang trabaho, ano, despite the hostile environment, no? And commendation sa kanya ng COA, ng Commission on Audit, na maayos niyang ginamit yung kanyang budget sa as vice president dito sa pandemic, dito sa kanyang panunungkulan ng SPP, that led us to select her as our candidate for president. Ngayon, so respecting the position of our community na sa ngayon, as of now, non-partisan, ang Couples for Christ, gumawa kami ng ibang pangalan na iba. So, pero hindi rin masyadong naiba. Called Couples for Lenny. Yung mga ibang ministries namin, meron na rin sila Handmaids for Lenny. Saka yung mga youth, nagbubuo na rin sila ng Youth for Lenny, Singles for Lenny. So, nung nagkaisa na yung damdamin natin, we form ourselves into to committees, ano? Nagkaroon kami ng organizational chart, and mamaya baka i-share screen yung aming organizational chart para makita niyo kung paano nagkaroon ng division of labor, ano yung mga activities. But it started in recently lang, nung October 27 sa aming sector, no? At merong mangilan-ilan na conveners, kasama po ako doon at sa mga leaders ng sector. And gumawa kaagad kami ng Viber group para madali yung communication at coordination. And we had our first General Assembly in November 3. And every Wednesday thereafter, 5:30 in the afternoon, meron kaming conveners meeting para for updates, no? So after that, after yung mga meeting, yung mga activities naman namin dito is siyempre kailangan mag-grow yung membership para may mga warm bodies. So sige Lawrence, sana. Yeah. Okay. So after the rationale for our choice is after discerning it and the basis of our discernment na banggit ko na kanina. So we are networking with other groups kasi hindi lang naman kami ang nangangampanya. So we are connected with the main campaign. We are connected with yung Pink Revolution, another campaign group. We are also connected with ALAB, another volunteer group. So for synergy, kami nakikipag link and connect, ano, kasi kunwari meron kaming gagawin sa Payatas, which is a very very big area, kailangan ng maraming kamay doon, kaya we coordinate and work with other organizations for a common cause, no? So we link up with other organizations, and hopefully pag meron din mga sasama dito sa mga parokya, mga dioceses, other charismatic organizations, we can synergize and work together, no? So nagbubuo na rin kami ng expansion group namin, mga chapters in other areas, other provinces, at meron nga kaming nasimulan sa France at saka sa US
hindi pa masyadong malaking grupo, pero we are starting there already. Hopefully, it will be a nationwide international organization para makaambag sa panalo ni BP Lenny. Ano? So, sa ngayon, maliit lang kami, about 133 members, pero growing. Ano? Isang sector lang po yun. Pero sa isang sector, nanguna na yung mga kababaihan, mga handmaids for Lenny sa isang sector sa West Sea. At hopefully, karamihan ng mga handmaids ay sasama dito. Sabi ko kanina, meron ng ibang chapters sa ibang lugar, Mindoro, Bicol, at sa ibang countries and other sectors. Ang unang activity namin ngayon is how to engage. Kasi hindi ka naman basta mangangampanya doon. Ano? Hindi ka naman basta-basta. Tsaka medyo maingat pa sa pangangampanya. Wala mo ng direct campaigning. Although, ang campaign period naman is sa February 9 pa lang naman. Ano? So, wala pang electioneering talaga. Pero even then, hindi pa namin binabanggit yung for president or what. No? But how do we engage them? Parang yung table evangelization. So, palugaw muna kami. Magpapalugaw kami. We have already done that in 10 areas, depressed areas. And in the process na kumakain kami, nag-discuss kami, nagkikipagtalakayan kami, inaalam yung mga issues concerning them, inaalam yung mga criteria nila gabay sa pagpili. At from there, nagkakaroon ng talakayan. And nababanggit namin ang aming kandidato kasi yung mga kanyang qualifications ay nakalinya sa isang makakristiyanong pamumuhay, no? So that's what we do, no? And then nagbibigay din kami ng mga paraphernalia, mga collaterals, mga babasahin, leaflets, comics, t-shirt, lahat na para maipakilala yung aming kandidato, ano? And then we try to do that regularly, weekly kung pwede, or monthly hanggang sa May, ano? And then kailangan din ng visibility ng aming kandidato, so kailangan yung mga tarpaulins, mga moving advertisements like sa mga tricycles, ano, nagkakabit kami ng mga streamers sa mga tricycles, sa mga jeeps, ganyan, para merong visibility. Ayun. So, we intend to do this in as many areas as we can. And in the process, may pakilala namin yung aming kandidato. And in the process also, we are engaged also in voters' education kasi sinasabi namin, ano dapat talaga yung pamantayan? Bakit si Lenny? Kasi sabi namin, hindi dahil sa sorbe, hindi dahil sa marami siyang pera, o kasi wala naman. Marami siyang ginto, wala naman siya. So, hindi ganun. So, yung mga qualifications ang dinidiscuss namin. Ano? So, it's also a kind of voters' education. And hopefully, makikita nila paano gumalaw ang isang Kristiyano. Paano mag-participate ang isang Kristiyano sa eleksyon, sa isang civic activity, civic duty. And pag nakita nila na magandang witnessing yung ginagawa natin, they might just join us. Ano? So this is a gateway evangelization. This is a gateway evangelization not only for the May election, but even beyond yung May elections. Parang gusto natin magkaroon ng isang kultura ng Kristiyano na makabayan, nakikialam, nakikibahagi sa social political activities, no? So this is just an opening activity, but what an activity, kasi sabi nga kanina, napaka-important itong election na to. It can really determine the course, the path, the future of our nation. It's a fight between good and evil. No, so ayan,
to maximize our efforts, may marami kaming linkages. Of course, yung mga political linkages, medyo nag-iingat din kami kasi minsan meron silang ibang agenda, so we should also be discerning. So, pag sumulong ka na sa ganitong activity, kailangan ikaw na yung parang shrewd steward na alam mo yung galaw mo, hindi ka lang parang purist na kailangan meron ka ring wisdom and shrewdness. So this is a learning experience for all of us kasi hindi naman kami professional campaigners, no? Actually yung kina-campaign namin is a cause. Lenny is just the face of that cause, but ang kinakambat niya namin talaga, in a way, it's Christ. So yung mga pamamaraan, hindi paraan ng mga traditional politicians. So yan po, in a nutshell, is what we are doing. Pag may plus sana yung organizational chart, Lawrence, para makita nila kung paano yung mga division of labor. But I can already mention it now kung hindi may plus. So meron kaming chapter expansion and linkages. Merong membership committee. Meron kaming secretariat, finance and accounting, sponsorship, invitations, meron kaming logistic support, technical support, meron kaming nag-i-imbak ng campaign materials, production. So meron kaming project implementation team, meron kaming communications team, at saka yung lugaw team. Ayun. So yun po yung mga activities namin. I can answer other questions to clarify our activities later sa open forum. Maraming salamat sa pagkakataong binigay niyo sa amin para ipakilala ang Couples for Lenny, Handmaids for Lenny. Maraming salamat po, Kuya Nides. Thank you, Tito Nides. Marami po kami natutunan ngayon. Bubuksan po natin ang ating talakayan sa mga katanungan. Alam ko po may mga katanungan kayo. Kung gusto nyong magtaas ng kamay doon sa reactions, pakitaas lang po ang kamay at tatawagin po namin kayo upang mabigyan kayo ng pagkakataong ipahayag. So pwede kayong, pag tinawag ko na po kayo, mauuna kay Ma'am Bernie Yap, tapos si Ethelyn Valenton, pwede po kayo magtanong. At alam nyo po, mainit itong usapan to, kaya kailangan na magalang din tayo sa ating pakikipag-usap sa bawat isa dahil talagang medyo mainit ito. So, unahin ko si Ma'am Bernie sa kanyang katanungan. Please, Ma'am Bernie. Ho, June, ang tanong ko lang, no, dalawa. One, dun sa knockout issue, parang hindi ata included yung pro-freedom of information. And then the second point is yung for VP Lenny naman na support. Kasi parang meron akong nakita na parang posters are being put sa mga tricycles. Pero Lenny, Kiko ang nakalagay. So baka magkaroon ng ano. Eh bakit parang pumasok na si Kiko dun sa picture? Yun. Okay. Sige, Kuya Lawrence. Sige po. I think ako yung unang item po na nanabanggit ay that is something that we will also consider po, no, yung karagdagan doon sa mga knockout issues, which is I think important din po yung pro-information. Pagdating naman po doon sa inclusion ni Kiko, again, just like what Tito Nides mentioned earlier, as of the moment, talagang ang focus po ng grupo muna ay yung we have identified the support for Lenny herself, the presidency. But the others, we will still need to go into a discernment para maging tama po yung mga hakbang na gagawin. At kung meron po mga ibang kampanya na nakasama si Kiko,
I think that is also one thing that needs to be considered. Kung maging malino po na talagang lahat ng nasa grupo ni VP Laini, which includes Kiko, then sa tingin ko po doon po papunta ang grupo na we will also do corresponding actions and campaigns. And in fact, kasama po dyan yung up to the party list. No? I remember in one of our assemblies where Bishop Pabillo was present as well, he also gave inputs on that. No? Dapat hindi lang nakatutok sa isang position. In fact, up to the local positions, dapat gawin yung kapareho na mga hakbang, no? Sa pagtuturo, no? Through the voters education, at yung gabay sa yun, yun nga po, sa tamang pagpili at yung tamang pagkampanya doon sa mga napili na kandidato. Maybe the other conveners of Laiko Warriors can also add into that. I would like to recognize po, no, the other conveners of Laiko Warriors who are here with us, aside from Tita Ellen Victoria, who presented the Circles of Discernment, and then Tito Nides, who presented to us Couples for Lenny. Kasama rin po natin dito si Brother Ray Abellana, si Tita Ethelina Valenton, is also part of the convener of Laiko Warriors, and yung nakita ko kanina si Tito Rico, Federico Alconcela, is with us here. I don't know kung mayroon pa pong iba kami kasama dito sa Laiko Warriors. Yeah, so that's it po. I don't know if the other conveners can also add additional inputs. Yeah, Lorenz. Alam nyo, may dynamics tong election. Ano, si Lenny, talagang pinili niya si Kiko na magiging katandem niya. And alam naman natin na mahirap mag-work together ang president saka vice president na hindi magkapartido. Alam na, nakita na natin ngayon kung paano inape yung vice president ng nakaupong presidente. Ano, halos wala siyang magawa, ano? Pinaglalaroan-laruan lang ng president. So mahalaga na magka-team yung president. That's one for practical considerations. Pangalawa, may tiwala kami kay Lenny kung sino yung makakatandem niya, kasi alam naman niya kung sinong ano niya. And sa ngayon, wala kaming nakikitang knockout issue against kay Kiko, ano? And nabanggit din ni Lenny na kailangan meron silang puwersa sa Senate, kasi kung isa, dalawa lang ang ma-elect na senators na sa team nila, pwedeng maharang. Makaroon ng obstacle, yung parang harang sa mga gustong gawin ng presidente kung ang Senate ay will be obstructive. Ano? So, anyway, yun, doon papunta yung aming suporta kay Kiko. There's no denying na si Kiko ang aming vice presidential candidate, kasi kailangan ni Lenny ang katandem. Ma'am Estelin, meron po kayong katanungan? Actually, hindi po ito katanungan, no? Dagdag kaalaman lang doon po sa binanggit ni Brother Nides tungkol doon sa handmaids of the Lord. No? Handmaids for Lenny. Kasi at official itong ano. No? But siguro bukod sa gawain namin na dahil nakapag-desisyon na yung mga sumali doon, na ikampanya si Lenny pa nga lang ang sinasabi namin, hindi pa wala pa si Kiko. Yung pangalawang gawain ay yung magbo-voters education, tutulong doon sa mga ibang hindi pa nakapag-desisyon. Kaya nga doon sa, ano, dinesisyon na namin, baka buksan namin yung membership doon. Sa mga handmaids, even couples, wives, na gusto sumali doon sa handmaid for Lenny upang makapagtala kayo sa amin at baka sakaling maliwanagan sila at ma-impluwensyahan na mapalitan ng kanilang ano choice. No? Ang pangatlong importanteng gawain namin yung maging prayer warriors. So, meron kaming regular na ano na prayer day, yung Saturday, pa class kaninang 1 o'clock. Nag-prayer kami tungkol sa eleksyon kasi may CBCP ano, prayer na tapos nag-grocery. No? Parang kasi
tayo mga Kristiyano, dapat prayer warrior tayo. Yun ang paniniwala naman. Ginagawa rin ng Couples for Kristiyano. So yun naman yung Couples rather for Lenny. Hindi Couples for... Couples for Lenny, let me correct that. And then as of now, as of the this time, 769 na yung members ng Handmaids for Lenny. Kami din na nagugulat, no? Kasi binuksan namin yung, ano, hindi lang po sa West Sea. 69 pa na nag-iintay for, ano, for request, no? So, ganun kadami na. Ibig sabihin, marami nang gustong magkaroon ng aksyon, eh. Ibig sabihin, nakapag-desisyon na sila dahil nakapagbigay na ng gabay at eto na yung desisyon. Gusto na lang gumawa ng aksyon. So, eto na yun, no? Kaya nga, natutuwa kami na inumpisahan namin. At hindi inumpisahan lang namin late, ano, ha? Late last week. Siguro 2-3 days pa lang. And we are very awed by the response, no? Kasi sabi ko, wow. Nagugulat din kami kasi all of a sudden, oh, sabi namin gano'n. But we already laid the 3 objectives. So the 3rd one is very important. We become prayer warriors also. Maraming salamat po, Sister Etheline. Meron po bang iba pang may katanungan? Bukang edad, may dadagdag yata si nakataas ng kamay ni Kuya Ray Habiliana, please. Yeah. Yep. Magandang hapon sa lahat. Siguro ako, itutugunan ko yung ano, yung katanungan kung bakit hindi sinama sa knockout issues yung ano, yung freedom of information. Kasi kasama rin ako sa board ng People's Choice Movement na nag-develop ng Gabay Pilipino. So siguro mapaliwanag ko yung proseso. Mahaba hong usapin ang proseso ng paggawa no, na napakaraming meeting na ginawa namin. Ang hinahanap kasi namin yung ano bang issues ang talagang mahalaga sa Pilipino ngayon at nakaka-impact sa buhay nila ng pinakamalaki. At yung pangalawa, gusto namin yung proseso ay simple para yung karaniwang tao madaling makasunod sa proseso at magagamit niya yung Gabay Pilipino. Sa totoo lang, ang previous election ang ginamit namin itong approach na ito, 2019, tatatlo lang yung knockout issues eh. Ito ngayon medyo na-expand kasi na lumitaw na talaga yun sa mga surveys. Ang concern ng Pilipino, lalo na doon sa West Philippine Sea, saka yung corruption. So sa corruption, dati hindi namin pinag-usapan yung ano, yung masyado yung salin. Pero ngayon, napakahalagang bagay dahil lumilitaw talaga na napakalaking interest ng Pilipino doon sa corruption, malaking pera ang nawawala. Kaya ang batayan talaga doon sa knockout issues, kasali na talaga yung dapat maglalabas ng SALN. At in fact, ito yung move din ng isa pang kasamahan namin na June doon sa Halalang Marangal na dapat ay lahat ng mga kandidato dapat ay naglalantad na kanilang SALN sa harapan ng bayan. At may move na talaga lahat ng mga kandidato ay gumanon na. At isa sa mga madaling batayan yan para magpili talaga kung sino magiging kandidato. So, para sa amin na ganun, ang freedom of information, while it is an issue, sa totoo lang, hindi pa siya masyado lumilitaw doon sa mga major issues para sa Pilipino. So, for the sake of simplicity, hindi muna sinasama yun. Pero definitely, masasama yun sa nagkaroon na ng talakayan tungkol sa basic na human rights ng Pilipino. Ang bawat tao kasama talaga doon. And malaki ang paniniwala namin ng tamang kandidato ay protektahan yung karapatan ng bawat Pilipino, bawat tao na magkaroon ng access sa information. So doon muna sa medyo madali proseso, mabigat na yung 5 ang knockout issues kasi sabi namin baka wala na matitira sa kandidato pag madamihan mo yung knockout issues. Maybe next election, kaya ginagawa natin yung dynamic yung guide na ito kasi nag-a-adapt siya depende sa sitwasyon. I hope that answers your question. Maraming salamat. Salamat Kuya Ray. Nakataas po ang kamay ni Ma'am Tess from the Diocese of Malolos. Ma'am Tess, please. Yes po. Good afternoon po. Kasi po, ngayon lang po ako naka-join uli. Nakita ko po yung Laiko Warriors. Alam ko yung Laiko Warriors. Ano po ba yan? Samahan? O yung, kumbaga,
pwedeng, alam mo, pwede ba kaming join dyan? O paano po ba yun? In Laiko Warriors. Ngayon lang, ngayon ko lang kasi na, ano yun, na nakita. Ngayon lang po kasi ko naka-join uli. Hey, Lawrence na yan. Papel mo, Lawrence. Opo. Kagaya po ng akin na ipaliwanag kanina, ang Laiko Warriors opo po ay isang samahan po, no? Grupo po ito, community, no? Ng opo mga kasama po natin na naghahangad na mai-express ng mas mabuti, ng mas buo yung opo ating pagmamahal sa Diyos at sa bayan. At ang pinaka-main core po nito ng ating mission ay yung boto sa education. Gusto po natin makatulong sa mga kapatid po natin na mas magkaroon ng tamang gabay at liwanag sa pakikialam, sa usaping politika, at lalo na po sa ating paghahanda sa parating na halalan. Opo. So ito pong Laiko Warriors ay welcome po ang lahat dito. Although sabi ko nga po, ang nagsimula lang po ay marami po mga members ng Couples for Christ, pero ang goal po namin ay marating, makabahagi, no? Yung iba pa po na mayroong kaparehong advokasiya. Opo. Ako naman po, bilang ako'y Laiko, bukod po sa sekretary po ako ng Dayos sa Malolos, charismatic din po ako. Charismatic. Dito po, meron po ako sariling community rito ng charismatic sa St. James the Apostle Parish Paumbong. Ayan. So ngayon, kasi po nung habang pinatinatalakay mo kanina, parang naging concern ako doon sa interesado ako doon sa pinaliwanag niyo tungkol doon sa Laiko Warrior. Well, welcome ho kayo sa education. Voters education. Ngayon, bilang isang Laiko po, isang simpleng Laiko dito sa Diocese of Malolos, ano po yung maitutulong ko para po makatulong ako doon sa voters education? Yon. At saka dito po to sa inyo, sa inyong mga vision at saka mission. Opo, pwedeng-pwede po kayong makatulong sa maraming paraan. Una po, pwede po kayong makatulong sa paggawa ng sinasabi nga po kanina, no, yung mga voters education activities na we can initiate in your area. Ang isang halimbawa nga po niyan, yung pinresent po ni Tita Allen, ni Sister Allen Victoria, yung Circles of Discernment. No? So ayan, pwede po nating i-initiate. We have the materials already. And I believe, gagaya ng binanggit ni Tito Jun, there are Circles of Discernment materials which we can also use. Ano po? So ang importante naman po dito ay yung voters education na magagawa po natin. Opo. And you can connect with us po, no? We can help you with the materials, we can help you with the resource speakers. Basta tumulong po kayo na mag-set up, no, ng network at ng activity kung kinakailangan, and then pag-uusapan po natin kung paano magkakatulungan. Opo, tama po 'yun. Okay po 'yun kasi halimbawa katulad ko po, kasi nga po, 'di ba, busy po kami ngayon sa Synod on Synodality. Ngayon. Pero opo, Synod on Synodality. Ngayon po, yun naman po kasi ngayon lang hanggang February lang po 'yon. So ngayon ako po kasi meron po ako mga community rin na pinupuntahan, meron ako tatlong grupo na community sa gawing Malolos. Tapos pagka po sa community po namin sa yung pong kanginang yung tawag doon yung PowerPoint na pre-present mo kanina, tsaka ni Ma'am kanina. Gusto ko pong makahingi nung materials para po sa halip na mag-topic ako ng ibang topic sa community namin sa pinupuntahan ko, pwede kong i-topic 'yon. Yung para po sa amin, ba, katulad po nung Synod on Synodality, sa halip po na gumawa ako ng topic, ngayon po meron po kaming prayer meeting, sa halip po na maggawa ako ng topic, ito pong Synod on Synodality ang ipapaliwanag ko sa community namin para ma-educate sila. So, ganun din po yung gagawin ko. Kung mabigyan niyo po ako ng yung materials, ngayon po, ko rin po, para, yun po, para makatulong po ako sa inyo, i-relate ko po dito sa amin, sa abot ng aking makakaya, yun po. Yun. Maraming salamat. Mukhang gagawin mo na yung Synod on Selenity, ha? Ikaw talaga, ha? Okay, ha? Napakaganda po ng Synod on Synodality.
Talagang aabutin natin yung nasa laylayan ng lipunan. Ayan. Tawagin ko si Ma'am Nats ng sa na Teresiana po. Ma'am Nats. Sige, thank you. Okay, first of all, good afternoon and thank you to the presenters of Laiko Warriors. It's very interesting and I think you have presented very well the topics, the different topics that were part of the whole presentation. Considering what Teresita just mentioned and what I had thought earlier, I was just thinking whether if we look at the net today, there is a lot of groups, no, of volunteerism. That is a kind of revolution of people everywhere. Yeah? I am talking in terms of pro-lady cause, no. So I am seeing so much and quite, unprecedented. I would say I am recalling the revolution of 86, for example, and therefore I'm thinking whether from the point of view of coordination of forces, of Catholic forces, no, of what would be the way to maximize all the efforts of these smaller groups. Would there be better a lead organization, like, for example, Laiko Warriors, or will it be Laiko? What I mean to say is that, for example, your circle of discernment is a beautiful way in which this can be done in the parishes, in groups of 8 or 10, or maybe in associations. This is being done already in other groups, no? But if it is more coordinated and more organized at a bigger level, maybe national, I don't know. I'm just wondering whether, in order not to waste our forces in small efforts, if there is a kind of organization at the top level, I think the synergy is more. The efforts of each individual group, the total will be much more than the efforts of each one. So I'm thinking along that line that since we are all here together and like Co-Warriors has presented already, you have got all the materials, you've got people, you have got the motivation, the energy, no? So maybe can be a lead organization towards this, goal. Thank you. Ako na po ang sasagot niyan. Opo. Maganda po yung mga initiatives na nanggagaling po sa laylayan. Natutuwa po tayo dyan. Talaga po gusto natin pagyamanin yan. Alam din naman natin po na sa kampanyang to, meron ding mga bumubuo ng iba pang mga alliances sa itaas. Ngunit sa pangapanahon pong ito, nagiging maingat po ang mga grupo na pag-usapan yan sapagkat tayo po ay madali ring marinig ng ibang mga tao. Ah, ganun pala ginagawa nila, ha? Parang ganun. Ito palang grupong to ang lead, ha? Yeah. So, kaya po hindi masyadong nakikita pa paano gumagalaw yung organization, sinong nandyan, sapagkat nga po ito ay isang ring, sabi nga, we need to be shrewd, sabi po kanina, hindi po natin alam kung paano pong kailangan pag-ingatan natin ang ating mga galaw at ating mga organisasyon. Pero tama po ang sinasabi po ninyo. Okay? So, yun po yung panawagan lang na hindi natin ma-announce kung paano pong ginagawa ang mga pagtutulong-tulong. Kaklaruhin ko lang po habang nagtutuloy po tayo ng usapan, my time is 3:19. Ang ating topic po ngayon ay principled partisan politics. Kaya po natin na pag-uusapan at nakarating na doon sa grupo ng may Copos for Lenin all, ay nagsisimula po tayo doon sa understanding natin ng principled politics, a better kind of politics. Maliwanag pong may panawagan na po dyan, a new kind of politics. At doon po tayo tumatayo, whether ito po ay voters education, whether ito po ay voters registration, whether ito ay automatic election system, or vote count, okay? Or lahat po itong mga ito, tinatayuan po natin from the point of view of principles. Halalang marangal, gusto natin marangal, okay? So yun po yung gusto natin, yun yung principle natin. Halalang makatotohanan, so gusto natin accurate, okay? Halalang malinis, alam natin na talagang walang dayaan, okay? At dahil ang tinatayuan po natin principle, ay ayaw din nating bigyan ng pagkakataon naman na manalo yung walang
karangalan. Yun po, yun. Kasi kung hindi natin tatayuan yung mga principles at ipaglalaban, yung kabaligtaran pong yun ang magwawagi. Kaya po ang iba ay napunta na, nauna na doon, para bang may advance party na tayo na nauuna, na gumagawa ng mga bagay naman na sa palagay nila ay parte ng pagtugon ng principled partisan politics. At iyan po ay ngayon naririnig po tayo ng mga kasama po natin, mayroon pong nabanggit na word kanina, ay hindi pala handmaids of the Lord, handmaids for Lenny. Kasi yung handmaids for the hindi official yun eh. Lumabas yung word na yun, ano? Hindi official yun eh. Siguro po, sa panahon ngayon, kailangan na nating matanggap yung katotohanan na yun. Tanggapin na natin katotohanan na hindi talaga maaaring magbigay ng pangalan ang mga organisasyon, ang mga dioceses, ang mga upo, sapagkat gusto nilang maging bukas para sa lahat at gusto nilang makinig ang lahat. Okay? So, yun po, eh hindi naman nagsasabing hindi tayo pwedeng kumilos. Kaya nga sinasabing, go ahead, kumilos kayo. Kaya lang, hindi natin magagamit officially yung pangalan ng popols, ng handmaids of the Lord, ng archdiocesan, ganito. Kaya ang nangyari po sa Pampanga, sabi ng kanilang arsibispo, magtayo kayo ng sariling grupo ninyo, gamitin ninyo yung pangalan ng Laiko, kaya merong Laiko Pampanga. Okay? Ngunit ibig sabihin nito na ito yung official Laiko group ng Archdiocese ng San Fernando. Pero pwede po nilang gamitin yung Laiko. Kaya kung gusto nyo gamitin Laiko Pampanga, Laiko Warriors, sangguniang Laiko, lahat po tayo may karapatang gumamit ng Laiko basta't naninindigan tayo doon sa prinsipyo ng katotohanan ng kabutihan. Kung Laiko para si demonyo, hindi pwede yun. Okay? So, hindi pwede yun. So, kailangan talaga, pwede mong gamitin ang Laiko kung ito ay para sa ka sa pagtugon sa kabutihan na atin pong ipinangangalap po ngayon. Yun po, para po klaro ha, para hindi tayo nalilito. May nakataas pa po bang mga kamay? At gusto ko pong malaman kung... Ah, nakataas ang kamay ni Kuya Ray. Sige po, Kuya Ray. Oo. Medyo tutugon lang ako ng konti kay Mr. Nefrancia. Alam mo ba si Mr. Nefrancia, teacher ko ng college pa ako, 50 years ago. Kaya lang kami dito nagkatagpo, sabi ni Diyos, sabi ng Lord, magkakatagpo kami rito. Anyway, nagchat-chat na nga kami kanina eh. Siguro, ano yan, ang aming tugon kasi dyan sa, siguro kailangan natin isang grupo, mag-lead na gano'n. Ang para sa akin, mahalaga na yun na nag-uusap-usap tayo lahat at tayo may venue dito sa sanggunian para lahat ng mga bagay-bagay ay mapag-usapan. Ang palagay kong mas hinahanap ng Panginoon sa atin ay yung magkakaisa tayo ng layunin. Magkakaisa tayo ng puso at bawat isa may kanya-kanyang role to play. At kung nagsasama-sama tayo, yung konting role natin na yun, magagampanan natin, nakakatulong sa kabuuhan ng ating samahan. I think that is the essence na hinahanap ng Panginoon sa atin. When I look at that, sabi ko titingnan ko yung nangyari sa pandemic. It's a blessing in disguise kasi mas madali na ngayon mag-ugnay-ugnay dahil doon sa pandemic na napwersa tayong mag-meeting sa online. Mas madali na magtawag, isang araw pwede kang mag-attend ng 10 meeting. Dati-dati hindi mo magawa yun dahil sa pandemic, dahil sa technology ngayon nagagawa natin. And you know, even that I think is the work of the Spirit in us. At I think we should just allow the Spirit to continue moving us as we see. Just continue praying para yung ating ginagawa ay naaayon sa gusto ng Panginoon. At let's just have this expectation that the Lord will work whatever miracle He wants to happen. But we're open to everybody na nasa grupo na parehong ang hangarin. Let's all help one another. Let's share what we have. Yun lang po. Maraming salamat. Thank you, Miss Sanatine Francia. Ayan po. So alam nating napakagaling na teacher ni Ma'am Nats dahil nakapag-produce sila ng
bayani. Ayan, mga bayani. Okay. Yeah, it's good to connect with you here, really. Welcome to the Laiko Conversation. And time to reminisce our past. Para, you know. At this point po, gusto nating i-announce na una ay meron na pong panawagan ang Catholic Bishops Conference of the Philippines para po simulan na natin ang ating mga panalangin. Naglabas na po ng prayer for the 2022 national and local elections na mayroong English at saka Tagalog the version. Ay, Tagalog na. Opo, okay. Na hinihingi na dasalin sa on particular days or particular Sundays of the this Advent. Sana po i-download po natin 'yan sa ating from the internet, CBCP News, upang makapagbukod sa Sunday prayers ay maipagdasal din na po natin, gamitin natin sa pang-araw-araw. Ang pangalawa pong announcement ay hindi yung pong narinig natin ngayon, okay, ay isang modelo lang po ng Circle of Discernment na nagaling dun sa Gabay Kristo, na naging Gabay Pilipino, na inadapt ng People's Choice Movement, ginagamit nga ng Laika Warriors. Hindi lang po yun ang ibang modelo. Mayroon pa pong modelo na gagaling sa mga Jesuits, yung mga Jesuits na ng Simbahang Lingkod, ito yung Kwentuhang Bayan. Mayroon pong nanggagaling dun sa Cebu, sa Dilaab, ginagamit nila yung laser test. Mayroon po sa bawat isa mahalaga, nagagaling naman po sa grupo nila Chief Justice Sereno. Kahapon po ay nagpresenta din ang Laiko Pampanga ng kanilang modelo for Circle of Discernment. Kaya ko po ina-announce to ay sapagkat iba't iba po, tama, maganda po na may iba't ibang mga discernment dahil iba-iba po ang market. Okay? Iba-iba po ang market. Yung nakita po natin ngayon ay isang Circle of Discernment para dun sa ibaba. Grupo ng mga 8-10 tao na nagnanais magkaroon ng sarili nilang paraan ng pagdinilay at pagkikilatis. Pero yung present po ng Pampanga kahapon na sana po ay marinig din natin ay pwedeng paanda rin in a diocesan level. Okay? Ibig sabihin, i-adapt ng mga diocese, ipapatawag ang mga ministers, papatawag ang laiko, youth representative, yung academe, research group, parang ganon. At doon, magkakaroon ng isang consensus. Parang nagkaroon ng synod, parang ganon po. At maganda po yung kanilang proseso, fina-fine-tune po nila yan. Kaya po maaari di pong sabihin ng ibang diocese, maganda yan ha, baka pwede na naming patakbuhin sa amin para yung laiko namin ay magkaroon din ng paraan to engage the citizens from a leadership point of view. Para pag tinanong sa ibaba, bakit yan ang desisyon ninyo? Sino ba ang nandyan sa mga consultation yung yan? Sino? Masasabi nila, nandun po yung mga principals, nandun po yung pare, nandun po yung leader na ganito. Makikita, ginagalang namin yung mga taong yan. Oo, siguro kung tama yung desisyon nila at panalangin nila, baka pwede naming i-adapt. Dahil po, marami sa mga kapatid natin sa mga laylayan, wala na pong panahon para mag-isip o magbasa o mag-research. Naghihintay nila sila ng pangalan. Yung gagawin po ngayon sa taas, serbisyo po natin yon sa ibaba. We can serve our people who may not have the time and who is willing to receive and accept what we want to share with them by having the leaders of the diocese come up with a consensus in the unofficial laico group of that diocese. Okay? Kasi yun po yung kanilang pwedeng pag-usapan doon. So, all in the spirit of service, all in the spirit of synodality, consultation, and hopefully standing on the principles of justice and peace and competence and compassion. Yun po ang isang... At humingi po ang Laiko Pampanga. Sabi nila, pwede ba tayong magdasal? Ang sabi po nila, pwede ba niyong ipanukala na in the next Fridays of Advent, pwede ba tayong mag-fasting? Sabi ko, napakaganda niyan. Patutunayan natin na hindi tayo puro daldal,
kung ultimo yung sikmura natin eh handang kumalam, no? Yung pakakalamin mo yung sikmura mo and say, yeah, bakit hindi? So ang panawagan po eh, in the next Fridays of this Advent, as we seek the Lord, as we wait on the coming of the Lord, as we welcome Him in this new liturgical year, can we fast one meal in this next Fridays of Advent as a way of showing our solidarity with all the people wanting to enter the circle of discernment. So salamat po, Laiko Pampanga. Nandito yata po yung mga miyembro ng Laiko Pampanga ngayon na talagang nagpupursige upang makatulong naman sila doon sa level ng consensus and discernment in the leadership of the diocese. My time June. Here is... Yes, sir. Sir Sam, yes, please. 2 points lang po. Ano po ba, how do we address trolls in relation siguro doon sa mga unang katanungan tungkol sa freedom of information? Pero how do we address the trolls kung meron po tayo? Okay. Para makakuha naman kami, matulungan kami kung paano ito ma-address. Isa po yun. So the other one is, pwedeng suggestion po ito, para siguro mas mapabilis pa natin, pwede bang halimbawa yung Kilos Warriors magpaskel ng simpleng katanungan lang, bakit si Lenny for president, at ipapaskel sa lahat ng mga, halimbawa, simbahan, mga schools, mga strategic places, halimbawa communities na pwedeng pumasok, lumabas sa mga villages. Pagkatapos, immediately, may ilalagay ng Kilos Warriors, for instance, na kung para masagot sila, pwede silang masagot immediately kasi bibigyan nyo sila ng kung saan ko pwedeng idulog itong mga katanungan para kay Lenny. So those are the 2 things that. Apo. Ang unang tanong po ay tungkol sa trolls. Ito po ay dalawang sagot po ito. Ang una po, yung grupo ng Halalang Marangal, bukod po dun sa kanilang efforts on voters registration, voters education, find precincts, yung kanilang grupo ng international observers, kailangan po 'yan. Tapos meron pong isang Truth Army. So sila po ay meron ding tinatatag na mga truth armies na tinuturuan lang po how to spot, okay? How to spot and how to relate with trolls. At this time po, ang tinuturo naman po ngayon sa mga tao na eh, matutulad na pag nakita mo ang isang balita, eh, alam mo na kagad, eh, fake yan. Asan ang source? Tinuturoan lang naman eh, okay? Nasaan ang source? Ano, saan ang galing yan? Para at least alam na. At pangalawa is, do not engage. Do not engage them because the moment you engage the trolls, ay talagang na you are feeding them. So the goal is to starve just the trolls. Yan po ay para sa Halalang Marangal. Pero meron din po sarili-sariling mga grupo naman ng iba't ibang mga kandidato, and I'm saying this for those who really want to spread the truth, to really fact check and to really say, hindi totoo po yan. Okay? So troll po yan. Pag napakita po nyo ibang mga kandidato, nagsasabi rin sila na marami nagpapakalat na fake news. Ayan. Habang sila ay nagpo-programa, parang ganun. So, kanya-kanya na pong, kanya-kanyang propaganda or paraan para ipalabas yung kanilang mga agenda. Ang importante, maturuan natin ang tao natin to spot, okay, to spot ano po ang fake news. Baka lang po, June, dun sa fake news na yun, baka lang kasi makatulong yung issue na gawing knockout na rin yun. Parang kumbaga, sino ba yung mga gumagamit ng trolls na to? At kung alam naman talaga natin na ito yung kandidatong ito, talagang kung ito, meron siyang troll farm na yan, knockout na rin sana yun. Yun yung... Para mas mapadali pa natin yung proseso. Apo, yun po ay kasagutan na ng mga magpapaandar. Magpapaandar ng mga discernment process. Kasi kailangan din nilang panindigan bakit isinama yon sa criteria. Ayan. So kung kaya nilang panindigan nakasama sa criteria yon, maganda po. Maganda na isama yon. Okay? Ngunit kung
makakagulo doon sa proseso nila kasi kailangan silang patunayan, maganda naman yung meron ng klarong limang knockout issue na sa isang tingin mo pa lang, alam mo na. Okay? Sabi nga nila ni ng isang obispo, tatlo lang eh, thou shall not kill, thou shall not steal, thou shall not lie. Knockout na eh, parang ganun eh. Sinimplihan eh. Okay? Pero pag dumami tayo ng mga issues, okay? Dumadami nga tatrabahuhin natin. But anyway, ang sagot nga po doon, depende na po doon sa magpapatakbo ng discernment process kung maisasama nila yon at mapapaganda at mapapadali ang kanilang pagtulong sa mga kababayan po natin. Yung pangalawa po, meron po akong magandang kasagutan niya. Nakalimutan ko lang itanong eh. Ano yung pangalawang tanong? Yung dapat si Lenny. Okay, opo. Again, iiwanan na po natin yan sa mga campaign managers na mapunong ng grupo ni Lenny. Napakaganda pong ano niyan, napakagandang suggestion niyan. Pero hindi ko naman po masasagot na sige, buksan niyo yung katedral at tapos ilagay niyo sa mga pintuan. Hindi ko po masasagot yun. This, so, siguro para sa couples for Lenny ito o para sa handmaids. For opo, them. Opo. Baka sakali. Well taken, Sam. Pag-usapan namin yung paano ilalagay yun sa mga strategic places. Titingnan lang namin kung sino yung tatargetin nila, kung sino yung point person. For further questions, tawagan si ganito. Okay. Again, my type po is 337. In a few moments po, we'll be closing the time together. Klaruhin po natin, ito pong Laiko conversation ulit ay tungkol sa principled partisan politics. Hindi po ini-schedule to para mangampanya. Okay? Ina-clarify, hindi po na tayo nangangampanya. In fact, hindi po ito sinet para po i-push okay, yung candidacy ni VP Lenny. Sasabihin nyo, uy, ikaw naman! Obvious naman! Parang gaganoon kayo. Wala po tayong magagawa kasi kapag nga po sinabi nating principle, tatayuan po natin yan at ang kasama sa pagtayong yan ay yung pagpigil naman nung hindi principled. Okay? At dahil po doon ay lumalabas po yung picture. Okay? Kasi po kahit hindi natin binanggit ang pangalan, lalabas yung picture, yung imahen. Sabi nga po nila, siya po yung kumakatawan noong mga values na ibinigay natin. Ngunit po, gusto lang nating ituloy yung panawagan. Lahat po tayo ay mayroong katungkulan upang tumayo sa isang principled partisan politics, whether it's in the Halalang Marangal, whether it's in Laiko Pampanga, in Laiko Warriors, at sa iba't iba pa po. Hinihingi po sa atin yan ang ating bayan sa mga panahon ngayon. Kaya sana po, sa mga dati pang araw, magkaroon tayo ng conviction na manindigan para po dito sa tinatawag nating principled partisan politics. Bago ko po tawagin, kung may final word po para sa atin ng ating chairman, si Bishop Makaraeg, may announcement lang po ako. Una, December 8, meron po tayong Immaculate Conception, the Feast of the Immaculate Conception, at meron po diyang National Consecration of Families to St. Joseph. Naku po, tinatawagan po namin ang lahat ng mga communities, lalo na yung mga family life communities. Tuunan po ninyo, pagtuunan po ninyo ng panahon na imbitahin ang mga miyembro ninyo to join the National Consecration of Families. Kailangan po natin yan. At yan naman po live lang po sa Facebook, 11 a.m. na pangungunahan po ng ating CBCP President na si Bishop Ambo David. Kasama po dyan ay yung paglo-launch naman ng tinatawag na Men of St. Joseph. Kasama po yan. At mamayang hapon po at 5:30, meron din po tayong isang grupo sa Laiko na tinatawag na PhilCRIS, the Philippine Catholic Charismatic Renewal Services, na magkakaroon po ng relaunching. Relaunching po ng grupo ng lahat ng mga charismatic. Lahat ng mga charismatic na iaayon po yung grupo doon sa organization na sinimulan ni Pope Francis sa Vatican na CARIS. Kaya po, marirelaunch siya, parang rebranding na tinatawag. Ang pangalan na po ng PhilCRIS ngayon ay magiging
Caris Philippines. Caris Philippines. Kaya po inaanyayahan po kayo sa isang misa naman ni Archbishop Jose Palma mamaya po at 5:30, at ang pagtapos po niyan ay yung official reintroduction or relaunching of Caris Philippines. So lahat po ng mga maaring makasama dito, mga charismatic, sama po kayong lahat. Maraming maraming salamat po. At this point, we just would like to call on our chairman, Bishop Makaraeg, if you have some final words for us po sa hapon pong ito. Okay. Maraming salamat, Brother June. Maraming salamat din sa mga Laiko warriors sa kanilang presentation sa ating online conversation. Isa sa mga misunderstood at misinterpreted na topics yung separation of the church and the state, na yan ay akala natin the church should not be actively involved in politics, na the church should be neutral, walang pakialam, walang gagawin, which is not the real interpretation of separation of church and state. Dahil kung minsan yung separation of church and state, yung sinasabi din doon na the state cannot give donation or money to any religion, or that the state cannot adopt or endorse a religion for the state, ganon. Pero it's not the church is not should not be actively involved in politics. Sa mga bishops, mga priests, according to the canon law, yung hindi kami talaga magiging active sa politics, in the sense that we cannot aspire for any position, electoral position. Otherwise, you will be suspended kung ikaw ay magiging candidate sa isang office. Or we cannot also endorse any candidate officially, parang ganon. But the church is not only the clergy. The church is also the laity. In fact, laity comprises the majority of the church. Yung clergy is only, I think, 1% sa ating church. Yun yung mga laity, they are the ones who can be involved in politics. In fact, that is their mandate, that they have to bring the temporal order in conformity with the will of God. Kaya itong mga voters education, itong mga ginagawa nating circles of discernment ay nararapat lang. That is your turf, that is your area, kayong mga laity. Kaya you support itong mga circles of discernment, kagaya ng Laiko warriors, kayong mga iba't ibang mga groups na they are working for the principle the politics. Kaya yun ang inyong work, and we are here to ask your bishops and your priests na support you, guide you, but for us, yun nga, we cannot really endorse or actively get involved ourselves partisan politics. Brother John. Thank you very much, Your Excellency, for your encouragement. At pinapangako po namin na kami po bilang mga Laiko ay talagang tutugon sa tawag ng panahon. And we would like to become more attuned to what's happening. Tuloy po natin yung panalangin. Let's ask the Lord to really shine on us.
Sabi nga dito sa Matthew 16, when evening comes, you say it will be fair weather, for the sky is red. And in the morning, today it will be stormy, for the sky is red and overcast. You know how to interpret the appearance of the sky, but you cannot interpret the signs of the times. Gusto po nating maintindihan ano ang tinuturo ng Panginoon sa atin. Ano ang nangyayari sa ating kapaligiran? Ang ating pag-uusap-usap po ngayon ay isang paraan upang makilatis natin at makita natin anong nangyayari sa ating bayan, anong gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. At kasama po sa mga sa pagtugong ito ay ang isang pagkilos. Ang pagkilos patungo sa isang may prinsipyong paninindigan. Yun po ang ating hinihiling. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa Laiko Warriors. Salamat po sa iba't iba pang mga grupo na alam naman naming nagkakaintindihan po tayo. Alam natin na alam ninyo ang mga nasa puso ng bawat isa. Alam niyo gusto nating ipanindigan ang Panginoon at ang kabutihan at ang kinabukasan ng ating bayan. Kahit maraming salamat po, I'll just end with a short prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa hapong ito sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataon bilang magkakapatid sa Laiko na makinig sa bawat isa. Pinagdarasal po namin ang bayan. Pinagdarasal po namin ang aming simbahan. Pinagdadasal po namin ang kinabukasan ng aming mga mahal sa buhay. Kaya po hinihingi namin, Panginoon, na sana makita namin ang iyong pagkilos, that we be able to read the signs of the times and be able to rise up and be able to say that yes, we will respond to you, O Lord. We will respond to you with love for our brethren. The sign, Lord, that the world today will come to believe is the love that we have for one another. And therefore we pray that we may have love for our people, love for our brethren, love even for our enemies, because the sign that the world today will come to believe is the love that we have for one another. O glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po si June Cruz from the Sangguni Ang Laiko ng Pilipinas. Thank you po. Thank you. Bye. Thank you. God bless. Thank you, Joan. Salamat, everybody. Salamat po, Ma'am Penny. Thank you, everyone. Thank you, Miss Penny. Hi. Thank you.